Ayan mga buddy, panibagong araw at panibagong vlog na naman. At syempre panibagong blessing dahil evergreen po is a blessing. Kamusta ang mga minamahal ko mga kabuddy? Patapos na yung ating bangka. Morning knock. Tapos may logo dito yan eh. Ayan o. Ayan si kabuddy o. Pati sa kabila. Ganun din sa kabila mga kabuddy. Ayan. Tsaka yun. Kabuddy. Ayan, ready na natin kasi malapit na yung tag-ulan. Malapit na natin ibaba yan. Lipat na natin yung mga baby natin doon. 2 4 6 8 10 12 14 Ito lang ba ito? Ha mga kabuddy? Tawag na kayo rebel. Ay! Ang mga baby. Uy! Dami! Oh. Ah, nanganak na yung kalabaw na. Uy. Ito yung mga anak mo, nandito. Mga buddy, sama namin si Bunjoy. Bunjoy! Nagawa tayo ng pamitik para diretso yung mga poste natin sa sitaw. Ano ba yung Bunjoy? Si Bunjoy. Ano Bunjoy? Ha? Binataya ka na Bunjoy. Ha? Yan na. Bukay tayo ng mga kabuddy. Poste ng ating tatam na sitaw. Muna natin si Jana at saka si Cardel. Pitas ng sitaw ngayon at saka siling panigang. May natitira pa tayo kung ano dyan eh. Kulang isang tray na panghulip. Bunjoy! Alam mo kayo mete yan? Tapang panulip ken. Matibay sa init yung pula, no? Pero nag-iba na yung puno nila, Wardel, oh. Yung violet niya. Sabi niya, nakakaano na, nakakagat na sa lupa. Wala pa na makakita ng mundo na, no? Kailan natin para, eh, papatabaan yung mais? Ay, mais na tumuo. Oh, double purpose yan. Madali tumasal. Ayan na, shoutout nga pala kay kabuddy Ruel Inocencio from South Korea at sa mga kasamahan niya dyan. Ayan, hello po sa inyo lahat at maraming salamat sa suporta. Ayan, at shoutout din kay Yapong Naro at kay Dadang Sising at kay Boss Edward at sa kanyang kapatid. Ayan, pagaling ka kabuddy. At shoutout din kay Mac Joban. Ayan, kay Ivan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Buddy, arthritis tayo ulit. Arthritis. Ay. Palipas na yung ating ano, sitaw. Pasyal muna tayo dito sa may balag mga kabuddy, may ampalayahan. Pilipunta natin dito yung ano pa eh, nung
Huling pitas. Higit sa linggo na yata yun. O dalawa. Update, update muna tayo dito, kas tingnan sila kuya Rodel, pumipitas na sili. Siling panigang. Nilinis na. Lige. May wala yapin ka rin. May sala na yan. Manyan lang katarong ang delara na. Patubig. Ah, badi, natastas na yung kalahati dito sa unang block. Lara, din ka mangyang mo yan. May igtalala. Hindi ko kasi talaga itang parasyan na. Malayo ka rin. Kapuro, chicken kubo. Wala nang goma kaya na eh. Ito ka na kung face mask pala, chicken. Ito ang goma. Magdala. Nyang. Lahat. Mga kabady, busy ang lahat. So ayan, lalanta na sila oh. Ayan oh, lanta. Sa init. Pero dito na yung si, ano, si Janet, dito na siya nagpapatubig. Halos na hati na rin. Hanggang mamayang hapon matatapos yan. So ano tayo sa kabila eh. Mula ako ng goma. Ito kasi kay Rodel, pumitas ng sitaw tsaka pumitas ng sili. Unahin ko lang yung sitaw. Janet na nandyan, si paring Carlo pumipita sa sita, tsaka si paring Father, si Kuya Puro nagtitinor, si Kulot nagpapatubig ng talong, si paring Miguel nagpapatubig ng tatamnan ng kalabasa mamayang hapon. So tara, busy-busyan muna tayo. Yan ka buddy, tapos na kaming pumitas ng sito ni Kuya Rodel, naka 600. Sili mamayang hapon na, mainit. Hapon pa naman biyahin yan. Badi, mag-adit tayong sitaw. Sitaw. Yeah. Mama pa sa atin si Bunjoy. Bunjoy mga kabady, sitaw natin. Tama mga kabady, inarga natin yung upot sitaw ni Side. O, tara na. Hintay na yung buyer doon. Yeah. Ay, nasiraan tayo mga kabady. Tawag tayo sa kanila. Putol, oh. Kabady oh. Tanggal yung pamitbit sa likod. Ayan oh. Dito tayo sa malapit na tayo eh. Ay, natanggal din pala yung ano, bracing eh. Patid. Umupo. Sayon na natin mga kabady, alanganin eh. Nasa bilad tayo, yung gulay. Handa lang. Doon dadali natin doon sa mga malilim. Hindi mabilad yung mga gulay. So, natawagan ko na sila, papunta na daw. Sama nito, matanggal pati ilalim. Kunti na lang, dimandi pa na lang.
ano, to the rescue si Father tsaka si Pare Miguel. Anong nangyari? Naputol doon sa dugtungan sa pagkakabend. Buti nga di ako naipit eh. Buti hindi bumitaw yung tungkol yung buti yung ilalim. Oo. Kung biglaan yun, ipit pa mo nun. Hindi, nilabas ko agad yung paa ko. Naramdaman ko agad. Naramdaman ko agad eh. Nag-iba yung gulong eh. Pwesting ko lang itong goma. Marami ata nga napitas ng sitaw. Dami. Kay side lahat ah. Tama ako buddy, pabalik na kami ni Kasanga. Inuwa ko muna si Double B. Kamaya ako nalang gagawin si Matt pag uwi. Ah, tumutubling na pala sila. Ay side na. Kaya na natin we-weldingin si Matt. Ay, hindi pala si Matt yung kulong-kulong ni Matt. Father! Bade! Bakit? Ano ka ba, Tari Miguel? Habor mo yung katawan. Tadyate. Ah, buddy. Hindi tayo na mga poste. Nakapagtayo na tayo. 7. Nalagay pa tayo dito. Tayong babatangan dito. Ano yung kanta mo pre kanina? Wala akong kasalanan. Wala akong magusgahan. Oh, Father. Alimut ako na kanta ko pre. Ano ba yung kanta kanina pre? Sino? Diretso ba yan? Parang tama, parang mali. Dalawang bagay lang yun pre, pag di diretso baloktot. At siya baka pre? Ando sa kakubo. Ay, wala akong kasalanan! Bakit pinag? Bibintangan. Eh mga kabady, go kay si kabady ng tatam na ng muhon. Tatam na ng muhon. Father, masala mo na oh. Dadaan siya na. Napalat niyang at niyang butol kay pre. Bayabas. Joy. Ayan, si Bunjoy yan. Back to Bukid. Alternate oh. Hawayan tao sa buho. Sa luwang nung tanim natin, palagay ko. ano nga niya, pre? May halong lamay yan. pwedeng ano. Palagay ko rito eh, talagang masama tayo paglamay. Wag yun. Ibalin tayo maglamay. Pagpapatubig, oh, di ba? Maglalamay lang naman dito pagka nagpapatubig eh. O kaya pagka pipitas kinabukasan. Yan.
Ubla. Saltod na, pre. Pre, tulos, pre. Ah, kabady, oh, si father, oh. Isa na lang sa kahinawakan yung digger, ah. Hindi, kaya hinawakan niya, pre, inaantok daw siya. Ah. Baka makatulog sa ilalim ng mangga. Masanay na kayo, mga kabady, sa biroan namin. Gawa nung talagang ganyan kami. Kami sanay na. Oo. Oo, si Bunjoy. Joel, sige dyan. Bunjoy, hinihila kanila, oh. Oo. Oh. Sumusunod naman, ha. Ay. Ah, meron din dyan. Meron din dyan? Hmm. Tapos, dun sa dulo. Diretso. Kahit siya masilipin yung diretso yan, pre. Mga 3 minutes na. Yan nga kabady yung ating palay, oh. Laki na, pwede nang paagusan. Daming ano, damo. Salu-saluyutan mga kabady, ano, yung bilog yung dahon. Pero di makakaporma dyan yan. Laging babad ng tubig to, eh. Nag-i-stack kasi tubig dito. Kaya tulunurin na lang natin yan. Ano, siya, pati yung bana, ayun o. Ah, kabady, tapos na ang butasin niya sa akin. Na meron na doon sa dulo, na hukay na namin. Mga poste. Bikal na lang. Atin ang poste para matatag, para kahit humangin, hindi tutumba yung balag natin. Alternate kawayan, tapos bikal. Ay, hindi bikal sa gawin dito sa gitna. Pinet. Malinsangan. Tapos na sila ko, Rodel, pumitas ng ano, sili. Rodel, Skepro, at saka si Kulot. Uy. Bibili ko mamata ba? Bibili pa lang ako baka bukas. Saka doon pala na. Oo. Buhay na buhay na sila, oh. Bagoda na. Bagoda rin minun ng pinag. Ah, may ano na, may kuto. Oh. Nagkakura. Oh. Eh? Sila may spray mo kahit alam mo paano iwo. Meron na, no? Meron na rin puti. Oo. Oh. Maagap sila, ha? Oo. Oh. Mangulap din na rin. May sitaw pa kami, oh. Oh. Sabi na itulos. Bubuno rin lang. Ay, damura ko na, kabati. No? Lumilipad. Ay, pa-spray ko ito bukas. Oh. Andahan. Nakita ba mga kabati lumilipad? Okay, yun o. Kaya mahinam din yung kahit paano nabibisita yung mga halaman at check. Gaya nyan, may ano na. Mas-bus kami kaya tagkaya ko. Mabili tayo ng gamot bukas. Ayun o, lumilipad. Hindi ako sure kung kita nyo mga kabady, pero may mga ano, yung white fly, ayun o. Ayun o. Hindi lang ako sure kung kita sa camera. Ayun o, ang dami, ang kapal. Tayong gamot bukas. Tsaka abono, maabonohan na sila. Tabaan na natin. Laganas, meron lahat. Ano? Tinawa.
Ayun, kita. Kita pala sa camera eh. Ayun, ayun. Kaya nga matbuka. So yun mga kabady, dito kami sa bukid. So may bisita tayo. Sila mga kabady, tsaka si sir. So may product silang ini-introduce kay Maki. So ayan. Oh. Tapos ang gagawin niya, i-cultivate yung lupa. Para ito po yun dito sa, oh, sa produce. Both, both, lahat kapatid yan. Po yan. Oh, lahat ito naman. Po sa spray. Oh, pwede pong spray. Oh, spray or yung para mas mabilis yung trabaho. Gano'n naman po yung tibula. Okay. Ang standard namin, 1 liter is to 50 liters of water or tatlong napsak, diba 16 liters lang. Ang maganda pa doon, kung halimbawa tomorrow morning ka mag-spray, o kaya this hours kasi hapon na wala nang araw. Ang gawin mo, i-delete mo na siya mamayang umaga. Mag-spray mo siya doon sa para mas mag-multiply pa yung bacteria. Para pag mas effective. Yung tatlo po na to paghahanda. Hindi, kahit itong dalawa lang. Pwede lupa lang. Ito, so, pwedeng sabog po yan, broadcast method. Broadcast method na lang. Para, ito kasi, ang iniisip lang namin, para lesser lang yung trabaho. Although ganyan lang siya, diba? Pero ang carrier niya, limestone, calcium na rin. It's added. Ganyan siya. Pero ito, ano na ito, baga sana injected na ng mga good microbes. I-search nyo na lang yung mga mycorrhiza. These are the natural nutrients kasi na natatagpuan dun sa lupa na kailangan ng mga halaman. Ang ginagawa kasi ng roots, mag-release siya ng mga sugar, no? Magsisecret siya. And then, itong mga microbes, i-absorb niya. Para maglabas naman siya ng mga kailangan naman ng roots. Parang cycle siya. Opo, tama. Ganun lang siya. Sa atin, we're just trying to bring back what was before. Kasi ngayon, naging dependent na lahat ng mga farmers dun sa abono. Kasi nga, ang isang dahilan is, lagi namin ini-explain, na it all boils down into preparation. Yung mga ganyan, maganda na yun, nandiyan na yun. Ang gagawin nito, ang tutulungan niyang mag-decompose, mapabilis yung decomposition, and that way, gagamitin din niya ng halaman para dun sa natural. Ewan ko lang kung narinig niyo na yung Masagana 99-98. Lahat ng farmers kasi noon hindi naman talaga gumagamit ng fertilizers. It's the government who initiated to introduce yan yung mga fertilizers ng mga abono. Dati gumagamit sila ng kalahati lang ng sako. Ginagawa nila yon din sa mga palay para ma-increase yung yield. Para mag-increase. Totoo naman, nag-increase. But, 20 years ago, ang isang hektare, 100. Ngayon, isang hektare, 100 pa rin. Pero ang gamit na nila ng abono, hindi na kalahati. Hindi ka na bababa ng 10. Bakit? Kasi, ang value ng lupa natin, ganito. Nung gumamit ng abono, bumaba. Kaya tayo, nandito ngayon, babalik natin yung dating kondisyon ng lupa. From dito, gamit ka ng organic, pataas yan. At ang sinasabi ng iba, no, matagal ang organic. Kaya yan, hindi yan nag-manifest kasi mali ang procedure. Kulang din sa information. Kasi pag sinabing organic, sa decomposition stages pa lang, matagal eh. Pero ito, nandito tayo ngayon, itong microbial base, ready to use na. Pag in-apply mo ngayon, makikita mo kagad yung effect. Kaya nga sabi ko kanina, pag hindi nag-work yan, papaputol ka yung dalawa. Kasi pre, talagang yan. Patulad din sa Santo Niño, kabanatuan. Ayaw maniwala nga eh. Yung mais, maganda na yung tangkay. Ayaw pa rin maniwala kasi nga, aantayin pa daw para mamunga. No? Ang tanong ko nga sa kanila, sir, pag po ba ganyan na yung tangkay, anong chances na hindi siya magbubunga? Okay naman, ganyan. Kasi dahil nga organic, hindi siya tiwala. So, kinukwento ko nga kay Madam kanina, ang nangyari, after nung harvest namin, yung cost namin is only 40% compared with the synthetic. No? And then, in terms of result,
yung harvest, mas maraming buraot or yung secondary ano dito sa synthetic 22 bags compared mo dito wala mang lima. Ang naging buraot po dito. Ang buraot dito sa organic. Tapos ang nangyari, hinabol pa namin yung synthetic sa organic. Kumbaga nagtanim po kayo ng dalawa. Yes. Compared may data kami. Yan, si Miss Ja. Yung aming agriculturist, may data siya. So, hindi lang siya basta ano, parang sinabi. Kasi, yun nga, no? Kumbaga sinubukan po. Oh, tsaka yung mga farmers kasi, alam mo naman yan. Ito si is to believe, eh. Kanina nga, galing sabi dyan sa kabila naman, yung sa talipapa. Tinry na nila. Ayaw maniwala yung sa talong. Pero dahil yung dalawang magkapatid, pumupunta doon, talagang malaki ng difference. Tapos sa sili, nag-harvest na sila, ni Sir Boyet, no? Nag-harvest na sila, pre, 900 pesos lang ang ginamit. 1 liter lang. Okay na po. Okay na, nag-harvest na sila. Ang laki ng sili. Mula pagkabata, yes. 900 lang ang ginamit niya. Yes. Pesos. Totoo. Kasi spray-spray lang. Kasi ang ginawa namin dun sa ano, kasi ako, kinoconsider ko kasi yung ano ng farmer, eh. Yung pagod niya. Kasi pag labor use yan, magre-reklamo. Pagod. Sa mukha ng urea, sabog mo lang. Diba? Ayan mo lang. Sa, yung urea, kailangan ding malusaw. Tama? Tama. Yung sa atin, dahil nasa water na, pag inabsorb, diretso. Strikta na po siya agad. Oo. Ganun kagaling. Tapos, ang ginawa kasi namin nun, himbawa yung patubig, dinilute namin yung 4 liters dun sa 200 liters of water. Pinaagos lang namin. Ganun. Oh. Kuha ka sa drum, agos. Pero naging ganun pa yung result. Pero sabi ni Sir, di mo naman pala sinabi ni ano, hindi kuya ako, iniisip ko kasi yung pagod nyo. Kasi pag ginispray nyo yan, although mas tipid, mas ano, mas maganda. Eh syempre kako, sigurado, kung ano lang yung dating yung ginagawa, dun muna ako kako. Pero ito yung maganda. Kaya ang ginawa lang, 3 consecutive days. After that, alam mo nagspray na siya, ilan? 20 days. Then after... 32. 32. Tatlong beses nga lang. Imagine mo na 5,400 lang. Pero ganun yung kita namin. Kaya again, all these stories, hindi yan magiging ano. Yan, Ganoderma, Agaric rosbrasii, Mycorrhiza. These are the naturals found in the soil. Ang ginawa kasi ng microbiologist natin, talagang kinulture namin. Yung site namin dyan, para buhay na talaga siya. Kasi yun yung wala sa lupa. Sa lupa. So sa atin pararamihin natin. Unlike sa aquaculture, sa fish pond, kasi pag in-apply mo yung tubig at pag nag-harvest ka, di ba mawawala? Kasi nasasama pag nilalabas. Unlike dito, hindi. Pag nandyan na, dumadami. Imagine mo, sa buong taon lang na mag-apply ka ng organic, kasi hindi naman naalis eh. Andyan na, mas maganda yung lupa. Yun nga, ano eh, wala mang first trial lang namin. We're expecting yung... So ay mga kabady, bali, titestingin nga po natin yung gamot na... Yung mga pila niyang Aldo Bayo, may agit ka... Resulta. Ito mong Aldo or Aduang Aldo, itong akit mo naman talaga kung kumustahin. Ayan si ma'am, oh. Banta mayakit ka dyan. Ayan, ikaw, sige po. Si ma'am, may graduate po ng ano yan, ng... Kuya, kahit kamay lang, okay. Agriculture. Organic yan, organic. Organic di yan, ano. Di po kuya. Ganon. Pwede din po, ano. Ganon. Wow, ayun na mo. Muntanya ka rin gabon na kayo. Tabang na. Thursday. Sige sir, thank you. Thank you. Sabado ito na sir. Thursday yo. Sabado. thank you. Ayan mga kabady, dito na kami sa Kulakwera Del. Pagod na maghapon. So ayan, nakapag-ukay na sila. Pipinish na lang. Saka gawa na rin sila ng ano. Mga poste. Nakagawa na silang apat.